sarà il quale non hanno lo Spirito Santo, come io ho qua di nuovo. Ma lo dice solo in quanto di loro, siamo andati anche loro, ma non hanno l'altro. Ma tu quando li liberavo a capo, che il tuo monaco mi sia nato in anima, non sarà nato in quanto di loro.
Okay.
dapat. Yung kasi ang ibig sabihin na humus. Ang humus ay ground. Yung inaapakan natin. Yung pinalalagyan natin. Yan ang ibig sabihin ay ground. At yung pangyaya kapag sinabi natin grounded, dapat tayo ay nakaapak, hindi nakaapak, hindi mahangi. Kasi sinabi mo, lumalakas ang hangi, bumapag yun. Kasi wala lang sa tamang katatayuan. At yun ang medyo may kabigatan sapat sinabi natin kapag tayo ay grounded, lumalapat sa lupa, ay makikita talaga natin ang isang senaryo na maaaring hindi namin nagugustuhan. Pero yun ang kinatatalagay natin, kinatatayuan. At well, siguro po ay isang pagpapatunay din natin na hindi tayo perfecto. We are not perfect. Kaya meron tayong mahinaan. May iba't iba tayong mahinaan. Hindi pwedeng sabihin na wala akong kahinaan. Bakit? Diyos ka ba? Kasi ang Diyos ay walang kahinaan. Hindi naman tayo Diyos eh. Kaya dapat maging bahagi ng aming Panginoon sa atin. Kasama yan sa paghihintao. Yan ang paghihinda malapat sa katotohanan. Hindi tayo Diyos eh. Kaya meron tayong kahinaan. Meron tayong kakulangan. Kasi yung dapat makita namin yung pagsisimula ay nagtutusin ko po. Kaya nang nagtutusin, ngayon doon nagsisimula. When we act like God, ay sabi nga natin ay mga anak ng kasalanan. Kasi hindi na namin nakikita yung tunay na kinatatayuan natin. Inaakala na natin na tayo iba sa ating pagkatao. Kaya ang tao na mapagpahimbabaw. Ang term na ginagamit ay alin. Pagamat sa wikang Banyaga, ito yung mas kilala ng hipokrito. Hipokrita. Masakit, masakit sabihin na hipokrito. Masakit na sabihin na hipokrita. Hipokrits. Pero bahagi, bahagi na natin kasanayan na kung saan ipakita po natin na hindi malalis na tayo ay lumatong sa ganong klase ng kakatayuan. Ano yung mahalaga? Makita natin. Makita natin. Ang problema niya na yung sabi na naman pala yung mga eskribere. Kapag tininay mo yung iyong kayaan at kakulangan. Ngayon sabi na ay hindi na malang daan natin. No? Yung ating lalo kapalaluan. Kaya isang magandang pagkataon na kung saan ay nakita po natin kung sabi nga natin ang pusin yung isang biyaya ng kababaan ng kalagupan. Isang biyaya ng Diyos. Kasi hindi normal sa tao ang mapag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 
Yun ay isang pag-ilos ng mga Diyos. Yun ay gawain ng isang mga Diyos. Bagaman hindi tayo Diyos, ay doon namin nakikita natin yung ating kahinaan. Kaya isa doon sa aspeto na binibigyan ng pangalaga ng isang pangitipoesin ay kababaan ng kalooban. Kababaan ng kalooban. Ay matanggap natin yung aming kalatayuan. Katulad ng bawat isang pangitipoesin yun ay yung pagwalis ng kapila. Sa pagtitiwala naman, pagkawalis ng kumbento, yun ang trabaho mo yun. Yung titignan mo sino ang bisita, porter, yung tagatagdag na kung mayroong bisita, kung mayroong tao, yung tao natin portero. So, pero yun ang kanyang nangyayon. At maligaya siya doon. Maligaya siya doon. Pero ganun din, no? Yung mga taong maligaya, yung mga taong hindi mayapa. Kaya huwag kayong magtata kung bakit yung mga taong mayayapa, palaging nakita mo nagkataon sila. Ang kanilang kalimitang mga pipigilan ang umahal. Ang umahal. Wala ang pinto, wala ang bunyan. Pero yung mga tao mapagpapag, nakita na, kontento siya. Bagaman, maliit lang ang nasa kanya. At kung isa na yung mas malaking pagkakulong sa mga tao, mayayama. Pero masaya siya, bakit? Ang nandun yung kontento eh. Yung pagiging kontento. Eh sa mundo ginagalawa na kung nakita mo namin na alin tayo, kahit anong gawin natin, we do not have everything. Kung ano man yung pinagkaliwa natin, hindi lahat makapa sa iyo. Kasi yun ay isang paglapat sa katotohanan. Kahit na yung commission, yung gustong-gusto mo, commission, hindi mo nakakalit. Pero na yung mahalaga, makontento pa kung paano yung nasa iyo. Makontento pa kung paano yung nasa iyo. Si San Ate, ay nung kapanahon na hindi siya maging brother. No? Kasi siya ay half-breed. Kung tawagin, panun. Hindi siya puro. Hindi siya puro. Pero, contento siya. Ano yun? Pag-ibigod. Kahit na hindi siya member ng kapatida, official. Sabi na natin, later on, it must be accepted. But it was not with the rule. It was not with the rule. Hindi mo tawagin natin na later on. Pero hindi sila kasama sa rule. Kasi bakit? Hindi sila pure. Hindi na naman siya tutusin. Kasama ko siya, no? Santa Rosa de Lima. Kasama rin ko yan. Sila yung mga half-breeds. Pero yung batas ko. Pero ano yung makita natin? Ah, maligaya siya. Maligaya siya. Bakit? Ah, ang sagawa ng kapapakan. Kung sa inyo lumigaya, iwasan ng pagiging mayabang. Magkaroon kayo ng kababaan ng kalooban. Kaya nang sinasabi ni Jesus na nagabalat siya, kaya nang sabi, sa aba ang ninyo, mga mapagpaibaba ko. Sa aba ninyo, ano ninyo sa inyo, ginaawa ang kayo ni Jesus. Bakit? Sa tuma,
Kapag kami amak, you will never be happy. You will always be lacking. Hindi ka mapupunuhan. Palaging kang kulang. Kaya ang hindi ko yung isang kaganda, kaya pinag sinasabi ni Jesus na rin, iwasan ninyo. Iwasan ninyo ang maging mayaman. Iwasan ninyo ang maging hipokrito. Iwasan ninyo ang maging mapagpapalaki. Matagal, nakaya naman kasi lahat ng mga klas ko sinasabi yung kanilang achievements. Kahit naman hindi mo kami sabihin yung achievements mo, pwede ka naman lumigaw. Kasi hindi yun ay bahagi ng katotohanan. Ang palagay yung pag-inus mo na kaya ko ginagawa yun sapagkat ito yung pamamaraan ng paglilingkod. At maging maliwanag na rin na kahit na magyabang ka, ay kaya hindi ka mapupulungan. Nakala kasi hindi ba kapag nagyabang siya, mapupulungan siya kasi bakit anong ilagandang pampalakpakad siya ng tao. Yun ang yun ang utat niya, nakala niya na magbibigil sa kanya ng kaligtasan. Papalakpakad siya ng tao. Okay rin yun. Yan ang pagsamantala rin. Hindi yung galing sa kalooban mo. It is not an inner happiness. Yun ay kaligayahan natin galing sa labas. Kaya, ba't ka lang lumigaya? Kasi pinalakpakan na ako. Eh kung wala ka ng palakpak, hindi ka na pwede lumigaya. Mali. Bakit pwede ba akong lumigaya kahit ako walang palakpak? Yes. Only if you are humble. Nasa paging kababaan ng kalooban. Nasa paging kababaan ng kalooban. Kaya kung ikaw ay lumigiligaya lamang kapag ay pinalakpakan at hindi ka na maligaya kapag hindi ka na pinalakpakan, ibig sabihin ito, we pray for a humble heart. Kinakailangan natin manalangin katulad ng kababaan ng kalooban. Katulad ng San Martin de Porres. Pagpapanood ko ni San Martin de Porres, pinalaman siya? Wala. Pinaralaman ba siya? Hindi. Bakit? Maluwa ba yun? Half-breed. Kung tawagin natin mo, kung parang natin yun, Ijo. E bahagin po, maging bahagin po ng istorya ng Pilipinas na may tayo na hindi pwedeng maging para ang isang Ijo. Pero yung Ijo naman ay kung tawagin natin ay pag sinayang yung Ijo ay ibig sabihin talagang local. Pero anong panahon niya? Sa kanila, half-breed niya, hindi pa rin pwede. Pero di ba po? Ganun po yung pagtingin na kung saan yung makikaroon natin. Yung kaligayahan ay makakagiglaan natin kapag mayroon tayong kababaan at kaligayahan. At yun po yung sinasaray. Sinasaray. Kasi yun po isang kasi yung pagkakaya natin. Nasa aray kasi tayo natin. Yung kaligayahan natin ay galing sa labas. Hindi. Yung kababaan at kalooban nila, yung kaligayahan nila ay galing sa loob. Kaya saan loob? Sa iyong pagpag-unayan kay Kristo. At sa pagkilala, ay hindi sila na nakalaban kami Kristo na siyang katotohanan. At yun ang mahalaga. Yun ang mahalaga. Palakpakan ka man ang nakaulite. Kilalaan ka man ang nakaulite. Na alam ba ng tao kung ano rin yung ginawa kong mabubuti? O hindi. Ay, sana rin po makikita natin ha?
ay ginawa mo sa bagay. Hindi gawa na pinalagpakan na kayo. So, ibig sabihin, at naging happy ka kasi bakit? Ginawa mo yung tama. May palakpak naman na wala. Yung palakpak, permission na lang yun. Pero kasi kung ikaw yung maging maligaya, nawala mo ng palakpak. Nasa huli na yung kaligayahan. Yung the very act of doing things, hindi ka maligaya. Kasi parang kung napalakpak. Kaya yung isang bago ng pag-ibibigan, sa paggawa mo pa lang ng ginagawa, kahit na walang nakakita sa iyo, maligaya ka lang. Kasi alam mo, tama ang ginagawa. At yun ay makita mo lamang sa kapag hindi ka mapagpaliwala. Hindi ka mapagpaliwala. Yung kaligayahan ay hindi nakabase sa palakpak. Yung kaligayahan mo ulit na sisimula doon mismo sa paggawa mo ng bagay na maaaring din ko palakpakan ka. Pero anong pagkakaibang wonder? Ginagawa mo pala kaligaya ka na. Yung mayabang ay kailan siya kaligayahan kasi pinalakpakan ng sila. At yun yung ibig, kinakailangan, isinasagot, ini-internalize. At yun yung makikita po natin, makikita natin. Kaya, kung makikita po natin yung kababaan ng kalawagan na yun, kasimula ko lang, maligaya ka na. Kaya lang sabi niya, sa abangin ko, kawawa kayo, mga kapagpapay ko. Kailangan mo sa panagpapit na pagsumikapan natin na iwasan ang era, iwasan ang pagkakarikawa. Malakas yung masunatan niya kasi yun ang kultura na inahawakan natin sa lingkit na ito. Kaya kailangan namin sa panagpapit. Pero kung sa Jesus, nawa, ay ito yung maging bahagi ng ating pag-Diyos. Patulad ng sa pag-Diyos, ang buhay na puno ng kababahan ng Diyos.
dan kayo mga kapatid ng mga paghahayag ng tulad ng Diyos sa mga kapatid. Tanggapin na walang pangyayon kung pagkaya sa iyong mga pangalan sa kabila ng karamahan sa ating kapatid ng pangalan at sa buong sa mga niyang pangalan. Ama namin lumika, pinagkamit mo kami ng paro ko pangundang na sa isang pampalagay ng pag-aanto. Kaya sa iyong sambay na iyong ipagkaloob ang pagkaisa at kapayapaan ng magpupukod bunga na namin ang maalay na iyong pinagulukod sa pamamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasalamat ang Amen. Sa may inyong ang Panginoon. At sa may inyong Ama,
Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at tubo ni Kristo na mabuklod sa pagkakaisa. Sa pamagitan ng Espiritu Santo, Ama, tingali mo ang sigba at magalap sa buhay. Ipuspusin mo kami sa pag-ibig na isa ang Francis ng Binaventura at ang kanang kapalitan. Alalaan mo rin ang mga kapatid na ang na may pag-asa ng sila'y muling mabubuhay o yung ng lahat ng mga kumano. Bawa mo sila patuloy sa iyong kaliwanagan ng kawan at pagkapatid ng lahat na makasalo sa iyong buhay ng mga kapas na isa ang pangangamilang malingan ng Diyos. Isa na sa iyong kanyang Espos. Isa ang martirat ang lahat ng kabanalan ng buhay ng Diyos sa iyong ng kalugod-lugod sa iyo. May pag-iwang nawa namin ng pagpupuli sa kararanan mo. Sa mga magigan ng anak na aming Panginoon, Jesus. Sa pamamagitan ng Kristo kasama na sa nagdahan ng kanyang papuri sa iyo, Diyos ang mga kapapangyarihan kasama ng Espiritu sa ako, magpasalamatan kita. Amen. Upang maiwasan natin ang pag-ibig ng mga pagpapalagpapaw. Thank you.
Panginoon, di ako patatagal.